Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at magandang buhay po para sa ating lahat. Ngayon nga po ay pag-uusapan na naman natin ang susunod na episode dito nga sa Init sa Magdamag. Kaya kung kayo po ay bago lamang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Magsisimula na po tayo sa ating kwento. Sa episode na ito ay maiiwan nga pong mag-isa sa bahay itong si Rita sapagkat itong si Raymond ay kinakailangang magtungo sa Maynila upang bantayan ng kanyang kapatid na naospital. Ganon din naman itong si Meggie sapagkat nagkaroon nga po ng problema ang kanyang tindera dahil nga daw pumatol ito sa kanyang customer kaya naman napunta nga ito sa presinto. Sa pagkakataong ito nga po ay magpipresenta itong si Dr. Christopher upang tulungan nga itong si Rita sa pag-aalaga sa bata. Nang bigla nga pong umiyak itong si Baby Andrew ay dali-dali naman itong pinanik ni Rita at doon ay sinundan agad siya ni Dr. Christopher. Nang makita nga ito ni Tope ay agad naman niyang pinaupo itong si Rita sapagkat bitbit nga niya ang kanilang baby at doon ay nilagyan pa niya ng unan sa likod itong si Rita upang mas maging komportable habang pinapadede itong si Baby Andrew. Samantala, kinabukasan naman po ay napakaganda nga ng panahon at makikita natin itong si Dr. Christopher na karga-karga itong si Baby Andrew. Sa di kalayuan ay mapapansin rin natin na paparating nga itong si Simon na bitbit ang mga gamit na pinapadala nga ni Dr. Tope. At ayon nga sa kanya ay napakapogi naman daw nitong baby ito. Kaya naman mapapansin din niya na tila ba'y hawig nga ito dito nga kay Dr. Christopher. Hindi naman i-imake itong si Dr. Tope bagkos ay sasabihin lang niya na parabang siya nga ang pinaglian niya ni Ma'am Rita. Mabuti na lamang daw at hindi daw si Manong Oka ang pinaglihian nito at doon ngay magkakatawanan o magkakabiruan itong dalawa habang itong si Rita naman po sa di nga kalayuan ay nakatitig lamang sa dalawang magkaibigan habang bitbit nga itong kanyang baby na tila ba'y napakasaya nga nila. Ine-enjoy nga naman ni Dr. Christopher ang pag-aalaga dito kay Baby Andrew dahil hanggang sa pag-iyak nito sa crib ay talaga namang kukunin niya pa rin ito para ihele. Kinabukasan nga po ay maagang nagluto itong si Dr. Tope at aayain niya nga na mag-agahan na itong si Rita. Samantala, todo asikaso naman po itong si Dr. Tope dito nga kay Rita sapagkat hanggang sa kanyang pag-upo ay inaalalayan pa rin siya nito. At doon ngay wika ni Tope na bawal daw uminom ng kape itong si Rita kaya naman naghanda nga siya ng fresh juice para dito. Bukod nga po doon habang kumakain na si Rita ay tinititigan lamang niya itong kanyang ex-boyfriend sapagkat nakikita nga niya kung gaano kaasikaso sa kanya ang ginagawang paglilingkod ni Christopher. At doon nga po patuloy pa rin na nagpapakulo ng tubig itong si Dr. Christopher sapagkat ayon nga sa kanya ay sira daw kasi ang heater ni Rita sa loob ng kanyang kwarto. Kaya naman ayon sa kanya ay ihahatid pa daw niya yun doon upang pagdating nga ni Rita sa loob ng kwarto ay handa na ang kanyang pampaligo. Talaga naman Rita, napakaswerte mo kay Dr. Christopher kung talagang kayo nga ang nagkatuluyan. May pagkakataon pa nga na makikita ni Rita na sabay nang makakatulog itong si Tope at ang kanyang baby Andrew. Kaya naman kukumutan niya itong si Tope at hindi nga namamalayan nito na talagang nagagandahan na siya sa kanyang nakita sapagkat nangingiti siya habang tinititigan ang dalawa. Samantala sa ibang pagkakataon naman po ay dumating na nga itong si Manang Celia sa bahay ni Rita at ayon nga sa kanya'y pasensya na raw itong si Rita sapagkat nangako nga raw kasi siya na pupunta siya doon ng weekends. Ngunit dahil nga hindi niya raw alam kung papaano magpunta sa bahay ni Rita ay hinintay na lamang daw niya na matapos ang business trip nitong mang si Kyle. Kaya naman ngayon lamang daw sila nakabisita doon. At doon nga'y agad na pinakita ni Rita ang kanyang apo na si Baby Andrew at agad naman itong hinagkan ni Manang Celia. Ayon nga daw sa kanya'y ano ba ang namanan nito kay Peterson sapagkat ang itsura nga daw ni Baby ay maputi at balbon. Doon na may napatingin lang itong si Rita sa kanyang ina na tila ba'y wala talagang kaalam-alam ang mga ito at bigla namang susulpot sa eksena itong si Dr. Christopher na tila ba'y parang gustong sabihin nga sa atin na ako ang ama. Habang nilalaro nga ni Manang Celia itong si Baby Andrew ay patuloy na sinasabi Rita, sinong kamukamo? Sinong kamukamo? Bigla namang susulpot po itong si Dr. Christopher nga sa kanilang likuran na may bitbit na pasalubong mula nga daw kay Kapitan. At doon may mapapatingin itong si Narita, Manang Celia at si Kyle sa kanya na tila ba'y gustong sabihin sa atin na siya nga ang kahawig ng bata at siya ang ama. Agad naman pong nagpasalamat itong si Manang Celia dito nga kay Christopher nang makita niya ito sapagkat ayon sa kanya ay ikinukwento nga raw ni Rita ang lahat ng ginagawang tulong nito sa kanyang anak. At doon ngay nagsabi na itong si Manang Celia na siya na raw ang makakasama ni Rita upang mag-alagaan nga ang kanyang apo na si Baby Andrew. Doon ngay nagpapaalam na itong si Tope at ayon sa kanya ay aalis na. Pero agad siyang sinundan ni Rita at doon kinausap pa ng dalian. Ayon nga dito kay Rita ay dalawang buwan na raw silang naroon nga sa Corazon at tila ba'y napakatagal na raw nilang nag-i-stay doon at natutuwa nga daw siya sapagkat dati raw ay wasak siyang dumating sa naturang lugar. Ngunit unti-unti raw siya ay nabubuo dahil na rin sa tulong ng kanyang mga kaibigan na sina Maggie, Raymond at ang kanyang anak na si Bebe. At binanggit rin po nito ito nga si Dr. Christopher kaya naman pumapalakpak ang tenga ni Tope at ayon nga sa kanya ay maraming salamat Rita
Hindi nga naiwasan itong pena lumuha at talagang mapaiyak at bigla niyang yayakapin itong si Rita. Talaga naman, naka 1 point ka na naman, Tope. Dagdag pa nga po ni Rita ay maaari niya raw itong dalawin kahit araw-araw niya daw gustuhin. Pupwede niya nga rin daw itong bantayan hanggang sa ito'y lumaki at pupwede niya rin daw hawakan ang mga kamay ni Baby Andrew. At maaari niya rin daw itong makasama kung ito'y gugustuhin nga niya. Wika nga ni Rita ay okay lang na maging party ka ng buhay ng anak mo. At doon talaga'y napakasaya nga ng puso ni Dr. Christopher na tila ba'y tinatanggap na nga siya upang maging isang parte ng kanyang pamilya. At sa parehong pagkakataon nga po na iyon ay inamin na ni Rita ang buong katotohanan sa kanyang pamilya. Kaya naman ayon dito kay Kyle ay liliwanagin lamang daw niya ang kanyang pagkakaintindi na itong ang si Peterson ay wala nang kakayahang magkaroon ng anak at itong si Baby Andrew nga ay nabuo sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Tumango naman po itong si Rita. Samantala, dahil nga halatang nagugulumihanan itong si Nanay Celia ay nagtanong rin ito kay Rita at ang wika nga po niya ay ganito. Ibig mo sabihin IVF yung ginamit sa'yo? Yung egg cell na nanggaling sa'yo at yung sperm cell para mabuo. At ang sperm donor, eh sa tupi. Umuo naman po dito si Rita. Ang daloko-loko na at nahilo na lalo itong si Manang Celia at ayon nga sa kanya, teka, eh di ba sa birth certificate ang nakasulat eh itong si Peterson. So papaano nga daw iyon? At bigla namang nag-react itong si Kyle at ayon nga sa kanya, kaya pala balbon yung bata eh. Sa pagkakataong ito'y bigla namang darating ang mga kaibigan ni Rita na ito nga si Maggie at si Raymond at maririnig nga nila ang usapan ng mag-anak at doon na'y magsasalita itong si Raymond at sasabihin niya niyang si Tupe talaga, si Tupe pa rin talaga ang kinuha niyong sperm donor. Siya pa rin talaga at hindi nga makapaniwala ang dalawang magkaibigan. At doon nga'y nabuko na lahat dahil nga inamin na ni Rita ang buong katotohanan. Habang sa temporary clinic naman po ni Dr. Christopher ay kausap nga niya ang kanyang pasyente na nahihirapan sa pagbubuntis. Kaya naman, bigla na namang sisingit itong si Simone at magbibida-bida. Dahil ayon nga sa kanya'y tamang-tama daw ang nalapitan nitong doktor sapagkat napakagaling nga daw ni Dr. Tupe na tumulong sa mga taong nahihirapan na magbuntis. Kaya naman tititig sa kanya itong si Dr. Christopher at sasabihan nga siya ng Simone. Doon nga po ay hihingi ng pasensya itong si Simone dahil sa kanyang pagmamagaling na naman. At pagkatapos nga nilang tignan ng pasyente ay pagsasabihan niya itong si Simone na bakit daw nagsasalita ng ganoon lalo na sa harap ng mga pasyente. Ngunit ayon nga dito kay Simone ay talagang hindi daw kasi siya makapaniwala sa ibinalita nga ni Dr. Christopher sa kanya. Na siya nga ang naging sperm donor nila Congresswoman Rita dati at ni Peterson. Ayon pa nga dito kay Dr. Christopher ay hindi niya raw po sasayangin ang binigay na pagkakataon ni Rita sa kanya upang malapitan at makasama itong si Baby Andrew at matawag nga ito bilang anak. Wika naman ni Simone ay kahit siya rin daw kung siya daw ang nasa kalagayan nga ni Rita ay talagang hindi niya rin daw ito matitiis sapagkat napakagwapo ng araw ni Dr. Christopher at napakabait pa. Ngunit isang tanong naman po ang ibabato sa kanya ni Simone at ayon nga sa kanya, eh paano yun Dok? Diba napakainit ng ulo sa'yo ni Peterson? At doon na may iibahin nga ni Dr. Christopher ang kanilang usapan at sasabihin na tawagin na nga ang susunod na pasyente. Samantala mga kaibigan, magbalik naman po tayo dito nga sa tahanan ni Larita kung saan kinakausap niya nga po ang kanyang mga kaibigan at itong kanyang pamilya. Ayon nga sa kanya ay sinabi niya raw ang buong katotohanan sa kanila upang hindi nga raw mabigla ang mga ito kung sakaling makita nila doon ng madalas na pumupunta itong si Dr. Christopher sapagkat siya nga raw kasi talaga ang biological father ni Baby Andrew. Doon nga'y nagtanong sa kanya si Nanay Celia, ayon nga sa kanya, nauunawaan naman daw nilang lahat ang kalagayan ni Rita. Pero papaano naman daw itong si Peterson? Ano raw ang sinabi ni Peterson? At doon nga po'y ipinaliwanag rin ni Rita at ayon nga sa kanya, ay nagkausap na nga raw ang mga abogado nila. At ayon din dito, ay itong si Attorney Perez nga ay ipinagbigay alam na dito kay Mrs. Olivia na siya nga raw ay nanganak na. Ngunit itong si Peterson daw ay wala nga sa Pinas sapagkat nagtungo nga ito sa ibang bansa. Sa pagkakataong iyon, ay dumating naman po itong si Peterson mula nga sa ibang bansa sa kanilang tahanan. Agad niyang kinumusta itong si Mrs. Olivia na kanyang ina kung tumawag raw ba itong si Narita o kaya naman itong si Nanay Celia. Pero hindi agad sinabi ni Mrs. Olivia na nakarating na nga sa kanya ang balita mula nga dito kay Attorney Perez na nanganak na nga itong si Rita sapagkat nagmaang-maangan siya at ayon nga sa kanya ay kung gusto raw siyang makausap ng kampo ni Larita ay maaari naman daw magpungo ito sa kanilang tahanan at doon ngayon makausap siya ng personal. Pero sa tingin daw niya hindi daw nila gagawin yun sapagkat sino pa raw ba ang gagawa ng paraan. Alangan naman daw siya at doon ngayon tila ba inililihis nga ni Mrs. Olivia ang usapan na ayaw niya talagang magkaroon pa muli ng komunikasyon itong dating mag-asawa. Kaya naman napatitig lamang itong si Peterson na tila ba'y iniisip nga niya kung nagsasabi ba ng katotohanan ng kanyang ina. At hindi lamang po si Nanay Celia at si Kyle ang nagugulumihana
kanya-kanyan sapagkat pati nga rin itong si Raymond na kanyang kaibigan ay talagang may katanungan din dito nga kay Rita. Kaya naman ayon sa kanya, at sino nga raw po ang kikilalaning ama ng bata sa oras na lumaki na nga ito? At ang sagot naman po sa kanila ni Rita ay pareho. Doon nga nang narinig nila ang sinabi ni Rita ay nanlaki ang kanilang mga mata sapagkat tila ba'y lalo silang naguluhan. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kaibigan? Nagiging pantay na kaya ang pagmamahal ni Rita mula nga dito sa kanyang asawa na si Peterson at ang kanyang pagtingin dito nga kay Christopher? Posible kaya na mahigitan pa nito pe ang pagmamahal ni Rita sa kanyang asawa? Yan po ang ating mga pakakatutukan, kaya siguraduhin manood lamang po ng Init sa Magdamag dito nga po sa ABS-CBN Entertainment. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaibigan, and God bless us all. Don't forget to subscribe. Bye!